tulad ng itong pinag-aaralan natin. Pwede naman ako magbigay ng madaling given, pero walang challenge kasi yun. So, lagyan natin challenge. So, derivative of 4 divided by quantity, pag binasa nyo, 4 divided by quantity 6x cubed plus 3x plus 2 raised to 4/3. So, ang ginagawa natin magkaganyan, kung nasa denominator is lagay muna natin sa taas, kaya wala na kayo nakikita ng ganito. So, pag wala na kayo nakikita ng ganyan, ibig sabihin, numerator na silang lahat. Then, we proceed with applying the power rule. Yung negative 4/3, lalagay mo dito sa unahan. Ngayon, kung bakit yung ginawang 4 over 1 yung 4, para naka-align sila. Magkapatay. So, para pag nag-multiply kayo mamaya, 4 times 4, 16, 3 times 1. Hindi lang yung 4. Kasi baka napaisip kayo, but second time lang naman. Lagay mo. And then, dito sa kabila, copy mo lang yung trinomial. And then, negative 4 over 3, instead na minus ang unang 1. Bibit yung nalang pala. Ang problema ka pa dyan. So, gawin mo na lang. 1 ay maging 3 over 3. So, nag-adjust yung 1 ay 3 over 3 para kasundan na yung denominator na 4 over 3. And then, apply the chain rule. Kapag pwede pang kunin yung derivative nung nasa loob, kukunin natin. So, dito hindi pa tayo solve. Nilagay mo na natin yung operator na derivatives. And then, negative, bring down, 4 times 4, 16, 3 times 1. And then, copy mo lang ulit dito. Then, yung sagot dito, which is negative 4 minus 3 is negative 7 over 3. Then ito, ito na yung derivative dito. Apply the power rule. 3 times 6, 18. Minus pa ng 1 doon, 18x squared. Ang derivative ng 3x, alisin ko lang ang x. So magiging. Sige, 2 sa 0. Yung 2 is derivative ng 2 is 0. Okay. Sinibat tayo lang. Ang kasunod niyan, ito na yung sagot ng master. Well, ito yung sagot na ito, tatanggapin mo niya. Ngayon, gusto mong i-level up pa yung learning mo, so ilagay mo na itong expression ko sa ilalim para mawala yung negative exponent. And then, pati yung sagot mo pang grandmaster niya. And then, para maging epic, itatabi mo lang ito doon sa 16. Accepted na rin ito. Now, kung gusto mo maging legend, distribute mo lang yung 16 dito, 8288x squared. And then, 16 times positive 3 is positive 48. Kopyahin mo na lang yung nasa ilalim. And wala kang maa-cancel sa mga yun. Bawal yung pag-multiply yung matunayan sa baba. Wow. Hindi nyo pwede kumultiply kasi may exponent siya. Na 7 over. Nung una kong nakita kong lesson na ito, gusto ko rin i-multiply yung 16. Pero, meron kasi sobrang nag-meeting na ito. Kung wala ito, kung wala itong 7 over 3, yun pwede. Distribute mo yung 3 sa kanilang lahat. Okay?